Si Ms. Vivian Velez ay isang veteranong aktres sa Philippine showbiz na sumikat noong dekada 80. Pero ngayon ay madalas siyang laman ng social media dahil sa alitan. Narito ang mga celebrities na nakasagutan ni Ms. Vivian Velez sa social media. Vivian Velez versus Marian Rivera. Sa isang interview noong 2010 ay walang takot na inihayag ni Vivian Velez ang disappointment niya kay Marian Rivera sa pagganap nito sa remake ng iconic 1980s movie ni Vivian na Ang Babaeng Hinugot sa Aking Tadyang. Ayon kay Vivian, kulang sa anghang ang pag-arte ni Marian dahil dito ay pinuntirya siya ng batikos mula sa fans ni Marian. Aware naman si Vivian sa naging resulta ng kanyang mga binitawang salita, kaya naman may patutsada siya na nakalimutan daw niya na nasa showbiz siya at kailangan niya na maging plastic at hindi dapat magbigay ng tamang opinyon. Pero klinaro rin ni Vivian na nag-aral siya ng filmmaking sa loob ng 2 taon at siya ang unang gumanap sa palabas na yon, kaya naman tingin niya ay may karapatan siyang magbigay ng opinyon tungkol dito. Dagdag niya pa, wala naman siyang masamang intensyon o gustong saktan sa sinabi niya. Lalo pat noong nagsisimula pa lamang daw siya ay marami ring nagduda sa kakayanan niya. Pero imbis na huminto ay pinag-igi niya ang kanyang galing sa pag-arte. Sadyang nakukulangan lang daw siya sa anghang ni Marian, dala na rin ang maamong mukha nito. Ayon naman kay Marian, ayos lang daw ang sinabi ni Vivian sa kanya, lalo pat hindi naman daw sila personal na magkakilala at hindi pa nagkikita. Tanggap din niya na may kanya-kanyang opinion ng mga tao at para sa kanya ay mas magandang irespeto ito. Vivian versus Karen Davila. Bilang journalist, isa sa trabaho ni Karen Davila ang magkaroon ng one-on-one interview sa political candidates para higit itong makilala ng madla. Pero nang ma-interview niya ang Paranaque counselor noon at balak tumakbo bilang senador na si Alma Moreno, hindi napigilan ni Vivian na magsalita tungkol dito noong November 17, 2015. Anya sa isang Facebook post, "Okay, I know the objective, Ms. Davila, but do you really have to rub it in? I am not in favor of Alma's senatorial run, but you didn't have to humiliate her. Next time, try to be a gracious host. Your tone is very antagonistic." Naniniwala si Vivian na inabuso ng journalist ang kanyang impluensya sa media para mapahiya si Alma Moreno. Tinanong kasi ito ni Karen tungkol sa RH Bill, Bangsamoro Basic Law at iba pang issue sa bansa. Mukhang di naman ito naintindihan agad ni Alma kaya't naging mali-mali ang mga naging sagot nito. Samantala, kahit na may bahid ng pagkagulat si Vivian sa pagiging viral ng kanyang post, nanindigan pa rin siya sa kanyang pananaw. "Anya, I just found out that my comment regarding Ms. Alma and Karen Davila gone viral. It was posted private for my friends, but then someone copied and posted it for public. I have to stand up for what I believe in, even when I know I'll hear people making hateful comments. But do I really care? No, I'm so much aware that internet provides the perfect forum for cyberbullies. Just as much as in talk show landscape, somebody has to be courageous enough to actually stand up to the bullies." Vivian Velez versus Christine Reyes. 4 years ago nang sumikat ang teleseryeng Tubig at Langis na siyang pinagbibidahan ni Zanjo Marudo at Christine Reyes. At tulad ng nakasanayan ng mga manonood, si Vivian Velez ang nagsilbing kontrabida sa kwentong ito. March 6, 2016 nang i-announce ni Vivian Velez gamit ang kanyang Facebook account na hindi na siya magiging parte ng cast ng teleserye. "Anya, with much trepidation, I would like to tender my immediate irrevocable resignation, effective immediately, from the show, Tubig at Langis. I have never been so upset and humiliated by an actress in my entire career spanning 4 decades. Ang dahilan nito, ayon mismo kay Vivian, ay ang bastos di umanong pag-uugali ni Christine sa kanya sa loob ng 1 buwan. Hindi na raw niya ito kinaya matapos silang pagsamahin sa iisang dressing room kung saan nagdabog si Christine dahil gusto nitong masolo ang kwarto. Kinainis din daw ni Christine ang mabait na pakikitungo ng mga staff kay Vivian at dinemand pa nito na magkaroon siya ng special treatment dahil sa siya ang lead actress ng serye. 3 araw matapos ang issue, nag-release ng statement ng management patungkol sa insidente sa kanilang Instagram account kung saan ipinunto rin nila ang misunderstanding sa panig ni Christine. Ayon sa kanila, hindi totoong pinaalis ni Christine si Vivian sa dressing room. Nagkaroon lamang ng miscommunication at inaako ng production team ang responsibilidad dito. Sa katunayan, walang problema ang staff sa work ethics ni Christine at maayos itong nakikisama sa lahat ng katrabaho niya.
Humingi din daw sila ng paumanhin kina Christine at Vivian kaugnay ng nangyari. Sa parehong araw, nag-post ng kanyang panigang young actress gamit ang kanyang Facebook account. Nilinaw ni Christine ang ilan pang detalye na karamihan ay hindi isiniwalat ni Vivian sa madla. Sa kanya namang Facebook, muling nagpahayag ng makahulugang mensahe si Vivian, anya, whitewashing as expected. Vivian Velez vs. Angel Locsin. Nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa pagitan nila Angel Locsin at Vivian dahil sa Facebook post ng veteran actress tungkol sa ABS-CBN. February 12, 2020 nang ibinahagi niya sa kanyang followers ang listahan ng mga stockholders ng naturang network. Kasama rito ang pangalang Angelica Colmenares. Agad namang kumalat sa social media ang naturang post dahil tungkol ito sa good and philanthropist image ng aktres. Nagtulak ito kay Angel para gamitin ang kanyang Instagram account para klaruhin ang ilang detalye sa post ni Vivian. Anya, hindi siya parte ng anumang partido o di kaya ay nagre-representa ng partido. Pinunto rin niya na dahil wala siyang kasalukuyang kontrata sa kanyang home network, walang control ang ABS-CBN sa kung ano ang pwede niyang i-post. Direct ang pahiwatig ni Angel kay Vivian, "Sorry to disappoint some people but money is not everything. Hindi ko ho alam kung anong intensyon ni Miss Vivian sa kanyang post, pero kung ito po ang gagamitin to discredit my name and what I stand for, hindi niyo po kailangan gawing issue. Kapag kumita po ang aking maliit na investment sa ABS-CBN, I will donate everything to charity. Accounted. Again, money is not everything." Paalala naman ni Angel sa lahat, nire-respeto ko ho ang opinion ng lahat. Alam ko na magkakaiba man ang paraan, lahat naman tayo prioridad ang kapakanan ng mga manggagawa. Yun naman po ang importante. Matapos nito ay nag-apology naman si Miss Vivian kay Angel Locsin. Vivian vs. Jacqueline Jose. Sa isang iglap ay nabawasan ng kaibigan si Vivian dahil sa pagdepensa niya kay Pinky Amador sa viral video nito kung saan pinagmumura at inaway nito ang staff ng hotel. Sa isang Facebook post noong June 8, 2020, inilagay ni Vivian ang mensahe ni Arnold Vega Fria tungkol sa statement ni Pinky. Sa parehong post naman, nag-comment si Jacqueline kung saan direkta niyang pinangaralan si Vivian sa maling pagkampi umano nito sa kapwa nila artista. Pinunto rin ni Jacqueline na mali si Pinky dahil sa paulit-ulit na minura nito ang staff ng Makati Palace na halos yurakan na ang mga pagkatao nila. Depensa ni Vivian, galit lang nito ang tinitignan ng madla pero di man lang naisipan na makuha ang statements ng iba pang kasangkot doon. Tinawag din na racist ni Jacqueline si Vivian at nagbitiw pa ng ilan pang maaanghang na mga salita laban dito at kay Pinky. Hindi naman nakapaniwala si Vivian na si Jacqueline Jose talaga ang nagbitiw ng mga ganitong salita sa kanya. Pero napatunayan sa Instagram post ni Jacqueline na siya mismo ang nagkomento sa post ni Vivian. Sa isa pang Instagram post, idinaan ni Jacqueline sa huli ang paghingi niya ng tawad kay Vivian pero huli na ang lahat dahil nasaktan niya na ng sobra ang aktres. Sa Facebook, nag-iwan ng mensahe si Vivian kung bakit hindi niya tatanggapin ang apology ni Jacqueline. Ipinarating din ng aktres na hindi sapat na dahilan ang pagkailalim sa impluwensya ng alkohol para hayaang makasakit siya sa kapwa. Hiniling din niya rito na sa susunod i-develop sana muna niya ang kanyang maturity bago makipagpalitan ng opinyon sa ilang bagay. Vivian Velez vs. Isabel Rivas. Nagkaroon naman ng lamat ang samahan ni Isabel Rivas at Vivian Velez matapos silang magkabanggaan sa kanilang political na pananaw. June 10 at 11 ang buong saya na nagdiwang si Vivian sa tuluyang pagsasara ng kanyang dating network na ABS-CBN matapos itong makatanggap ng 70 boto ng Congress para sa denial ng renewal ng kanilang franchise. Gamit ang kanyang Facebook account, ibinahagi niya ang kanyang saya sa kanyang followers. Anya, "Thank you, Congress. You did good for the country. Today, we made history. 70-11. Nanindigan din ang veteran actress na sa pamamagitan nun ay nanaigang demokrasya sa bansa. "The rule of majority. That's how democracy works. Thank you to the magnificent 70 for connecting the dots. #bestofcongress.
Sa di inaasahan, biglang nag-react ang veteran actress din na si Isabel Rivas. Anito, walang kwentang tao talaga ito. Sexy ka lang nung araw pero no brains ka talaga. Nanabana lang sana utak mo nang may natira ka pang industriya na re-respeto sa'yo. Adding insult to injury ka pa diyan sa mga umiiyak na nakatrabaho mo, wala ka talagang kahihiyan. Katulad ng nakasanayan, mabilis na rumesbak si Vivian. Anito, dating inggiterang actress friend, putak ng putak at minumura ako dahil DDS daw ako. Tumitira ka pa rin palaka? Hashtag matokhang ka sana. Bilang sagot naman sa akusasyon sa kanya, nagpunta ng araw na yon si Isabel sa isang drug testing center para magpa-drug test. Ipinost naman niya sa kanya Facebook ang resulta nito para punahin ang pagiging unreliable ni Vivian dahil sa mga bintang nito na wala man lang ebidensya. Vivian Velez versus Leia Salonga. Sa dami ng mga nangyayari sa bansa, dagdag pa ang di masupil-supil na pandemya, tila nakaramdam na rin ng pagod si Leia Salonga. Sa kanyang Facebook post noong June 15, ipinahayag niya ang nararamdaman sa pamamagitan ng pagmumura. Anya, Dear Pilipinas, PI, ang hirap mong mahalin. Agad namang umani ng reaksyon ng naturang pahayag ng dating Miss Saigon, kabilang narito si Vivian Velez. Bilang pagpapakita nito, ginamit din ni Vivian ang kanyang Facebook account para ipahayag ang kanyang opinyon. Nakatanggap naman ng malawak na suporta ang post ni Vivian at maaaring ito rin ang naging daan para matauhan ng singer. Nitong June 22, ginamit naman ni Leia ang kanyang Twitter account para klaruhin ang binitawan niyang statement. Humingi rin siya ng tawad kung nasaktan man niya ang damdamin ng iba. Itinanggi rin ni Leia na minura niya ang Pilipinas. Katunayan ang pagmumura niya ay paraan ng ekspresyon niya ng kanyang nararamdaman. Dagdag pa nito, isang karangalan na pagsilbihan ng bansa at irepresenta ang milyong-milyong Pilipino. Pinasalamatan niya rin ang kanyang pamilya at mga kamag-anak na sinuportahan siya sa gitna ng matinding galit sa kanya ng netizens noong mga araw na yon. Sa huli, idiniin niyang hindi ganon ang intensyon ng kanyang mensahe.